She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Oh, diba? Ang lakas-lakas ng stove ko. Dahan-dahan lang yung paglagay nyo dito at baka tumalsik sa mukha nyo. Matatanda na tatanda nyo mga kumare. Itong oil na to, tinatabi ng lola ko tapos tinalagay niya sa inya, sa kanyang buhok. And now we come to the queen and the hello mga kumari, welcome back again to my channel. Good morning, good morning, good morning. Napakaaga ng panahon para magluto si Presi Mitchell. So ito, papakita ko sa inyo kung ano ang gagawin natin sa araw nito. Ito isang kakanin. Kakanin na gustong-gusto ng mga Pinoy, paboritong barbarito ng ating dad at hindi ito nawawala sa ating hapagkainan pag meron tayong handaan. Ito ay ang tinatawag namin sa Mindoro na sinokumani. Sa iba ay tinatawag nila ito na biko. So, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa niyang biko. Umpisahan na natin, papakita ko sa inyo ang mga ingredients. And by the way, mga kumari, gumawa ako ng FB page at saka Instagram. I-follow niyo lang ako. Ito mga ingredients sa ating gagawing biko. Gagamit tayo ng nyog. Tatlong nyog ito mga kumari, pero hindi natin ito gagamitin lahat kasi gagamitan ako nito. Nilagay ko lang dyan para makita ninyo. Tapos gagamit tayo ng malagkit na bigas or glutinous rice. Tatlong cup ang gagamitin natin dito. Then gagamit din tayo ng muscovado na sugar. Hindi natin ito gagamitin lahat. Papakita ko sa inyo measurement mamaya. And then gagamit din tayo ng brown sugar. Marami itong nyug na ito mga kumari kasi gagawa tayo ng topping siya which is dalatik. So umpisahan na natin mga kumari kung paano gagawin ang biko. Magtaka tayo ng malagkit na bigas para maisaing na natin ito. Tatakalin natin mabuti para alam niyo kung paano gagawin. 1, 2, 3 cups of rice ang ating lulutuin na gagawin nating sinokmani. Hugasan niyo ng 3 beses ang inyong glutinous rice bago niyo ito isalang. Nahugasan na natin ng 3 beses yung ating malagkit. Tinis lalagyan natin siya ng tubig para maisaing ito. Bali, 2 kalahati ang nilagay ko sa 3 cups na glutinous rice. Salang na natin ang ating malagkit. Hintayin lang natin siyang maluto. Ito na mga kumari, luto na ang ating glutinous rice or ang ating malagkit na bigas. Pag kumukulo na yung inyong glutinous rice, kailangan paliitin niyo siya ng apoy. Ganyan lang siya kaliit para maganda yung pagkakaluto ng ating sinaing o ng ating glutinous rice. So, patayin na natin ito mga kumari kasi luto na yan. Pag kayo ay magagata ng nyug, kailangan yung mainit na tubig para malami kayong makuha na kakanggata. Tapos, iset aside nyo lang muna ng konti kasi mainit. Hindi nyo naman yan malalamas. Before kayo maglamas ng nyug, kailangan maghugas talaga kayo muna ng kamay. Hindi mainit yun ang pisilin nyo. Lalamig din yan. Aray ko mainit ha. Ito yung ating kakanggata. Sineparate ko yung kakanggata natin kasi gagawa ako ng latik. Ang ginagawa kasing latik is kakanggata. So, ayan ang gagawin nating latik. Kahatiin natin yan, tapos yung kalahati pang biko natin. Yung kalahati naman ay panggawa natin ng latik. Lagyan na natin siya ng normal na tubig. Ito yung pangalawang gata. Pwede nyo itong gatain ng 3 beses kasi maganda yung nyug na nakuha natin. Kasi depende kasi sa ating nyug. Minsan kasi may nakikita nyo wala nang makukuha. Huwag na nyo pipigayin. Pero itong ganito na nyug na maganda yung maganda is pwede nyo itong gatain ng 3 beses. Ito yung pangalawang gata mga kumare. Idiretso ko na ito sa kawali. Saan kayo magluto, okay lang. Eh, dito ko, mas pet ko dito magluto kasi mas madali sa kahoy at mas masarap kung sa kahoy natin niluluto, di ba? Yung mga kahoy na sobra-sobra dun sa ginawa namin sa tindahan ko, tinabi ko yung iba yung binibigay ko dun sa panday namin. Yung iba naman ay tinabi ko kasi may time na kailangan natin magluto sa kahoy.
So, meron tayong magagamit. Ito yung pangalawang gata natin, mga kumare. Mamaya dadagdagan pa natin yan. Hintayin lang natin muna ang kumulo. Lagyan natin ng isang tasang kakang gata ang ating pangalawang gata. Ayan. Nagtakal ako ng 1 cup na kakang gata, mga kumare, and then gagawin ko itong lati. Kapag nakita niyang kumukulo na itong inyong gagawing latik, kailangan, di ba, nasa high heat ito, kailangan palitin nyo na ito para hindi na masunog. Ayan. Habang nagluluto tayo ng biko, ay nakasalang ang inyong gagawing latik para pagkalutong ng biko, luto na rin ang inyong latik. Hinaan nyo lang ng apoy. By the way, kumukulo na itong ating gatak. Lalagyan na natin siya ng Muscovado sugar. 1 cup na Muscovado sugar. 1 cup na brown sugar. Ay, 1 cup ba yun? Eh, sumobra. Ayan, o ganyan. Yan ang 1 cup ni Presimetyo. Halo-haloin na natin ito, mga kumare, para hindi dumikit yung asukal niya sa ilalim. Ayan, ngayon is 7 o'clock in the morning. Ayan ako. Maganda ito kung may pandan, yung pampabango. O, diba? Ang lakas-lakas ng stove ko. Ayan, nakita niyo, mga kumare. Basta mahinang-mahinang apoy lamang. Habang tayo nagluluto ng ating biko, nagpapatuyo din tayo ng gata dun sa kabila, eh, ayan, o. Mahinang-mahinang apoy lang. Pero huwag niyong kalilimutan na halu-haluin niyo naman ng konti. Huwag niyo naman pabayaan. Gawin, ang sekreto ko sa aking biko para medyo dumami. Ito, kuha tayo ng kanin natin dito. Lagyan natin ng konting kanin para medyo naman hindi masyadong sticky. Lagyan natin siya ng half cup of rice. Ito na, mga kumario, kita niyo naman, malapot na ang ating niluluto na gata. Ilalagay na natin yung ating half cup of rice. Ilalagay na rin natin siyempre yung ating glutinous rice. Nakita niyo, mga kumare, ang ganda ng pagkakaluto ng aking glutinous rice. Kasi pahinain niyo lang ng apoy pag kayo nagluluto ng malagkit. Dahan-dahan lang yung paglagay niyo dito at baka tumalsik sa mukha niyo. Kaya walang kasunog-sunog yung kaldero. And this is the time na gagamit na kayo ng dalawang sandok. Kasi hindi nyo yan mahahalo kung isang sandok nyo lang. Haluin ang haluin para hindi malutak. Hayaan nyo lang siya dyan na kumulo ng kumulo. Pahinain nyo na yung apoy. Sa gas stove kayo magluluto, mahinang apoy na lang ang pagganyan. E kung kahoy naman kayo magluluto, tatabi nyo yung baga sa tagiliran. Papainin tayo ng biko at sikasuhin na natin yung ating latik. Halu-haluin nyo na basta ganito na kasi para pumula na siya. Hinihintay na lang natin siyang pumula. Okay na itong ating latik, mga kumari. Huwag nyo masyado namang sunugin kasi hindi naman masarap pag mapait na siya. Sa matatanda, natatanda nyo, mga kumari. Itong oil na to, tinatabi ng lola ko tapos tinalagay niya sa kanyang buhok. Ito na to, mga kumari, kaya napainin natin. Yung oil ng latik, lagyan natin ito ng konti. Ayan. Oil na dito sa tabihan. So that is the time, ibig sabihin, luto na yung aming biko. So tatanggalin na natin ito dito. Yan o, yung medyo nasusunog-sunog ng konti. Hindi mo isasunog, kundi dumikit lang ang baga. Yan ang masarap sa biko. Mga kumare, ang ating biko, lalagyan na natin siya ng latik. Ating biko, pero tingnan nyo naman tagaktak yung pawis ni Ma'am Sininyo. Kasi nagluluto pa ako sa kusina. Titingnan nyo, napakaganda ng aking biko. Kaya mag-i-slice ng biko, mga kumare, kaya situit na palalamigin nyo muna para hindi masira yung inyong slice. Eto, pinalamig ko muna siya ng konti, tapos i-slice na natin yung ating biko. So, ayan na, mga kumare, yung ating biko. Walang tayong mali, itikman natin. Sarap ng biko, mga kumara. Ang ganda ng pagkakaluto, hindi siya lutak. Tamang-tama lang yung lagkit niya. Sarap. Tamang-tama yung tamis niya.
So if you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates. Bye!